Pero niniwala ako sa kanya. Okay, palapakan natin si ano, si Kenya. I was very inspired. Napanood ko yung story ni Jack Ma. Si Jack Ma po. Kilala niyo po si Jack Ma? Yes. Okay. Yung kamag-anak ni Jackie Chan. Okay. At pare-pare silang Chinese. Na-inspire ako dun sa story niya. Kasi he was rejected ng Harvard for 10 times. Alam niyo yun, ano? Yes. Then they started the business. Basically, bago sila naka-take off, it took them 5 years. 18 lang sila eh. 18 lang sila. So, most of his partners, yung mga founders ng Alibaba, are mostly are his students. Yung mga niwala sa kanya. So, 18 lang po sila. But from these 18 people, they have now 70,000 employees yung Alibaba. Wow! Okay, 70,000 employees and they are serving around 2 billion people worldwide because of their business. From 18 people. Nakuha niyo po? Yes. So, basically, naganda po ba kayo sa product natin? Yes! About sa business, maganda po ba? Yes! Yung connect ko dyan, bakit ko sinishare yung kay Jack Ma? Kasi most of the people na pumapasok dito, lalo na kung invited ka bago ka dito and hindi ka naman talaga sanay na negosyante. Tama po? And marami sa atin, ilang taon dito sa employment. Tama? Yes. Yung iba self-employed. Correct? Yes. Okay. Then, kung first time mong papasok sa business or investors, hindi ko alam kung saan mo kukunin yung knowledge na meron ka para i-apply dito. Tama po? Yes. So, ang tanong ko, importante ba na makarating ka ng mga trainings lalo na sa negosyo? Yes! Kasi kung ito, pinag-aralan mo yung employment ng ilang taon para kumita ng magkano, do you think kailangan pag-aralan din ito? Yes! Correct? And most of the people na pag in-invite dito, kaya hindi nag-join. Isang dahil lang kasi ito para hindi kayo mag-join. Yung mga first time natin. Dahil natatakot sila, hindi nila alam yung gagawin nila. Tama po? Tama po? Yes. Because of fear. Yeah. Takot. Yun, may pera, pero takot lang talaga. Tama? Kasi baka malugi. Correct or correct? Correct. Takot kasi baka ma-reject, baka hindi bilhin yung napkin, hindi bilhin yung ganito. Tama? Yes. Oo. Pero honestly, wala pong lugi. Yung ito po yung negosyong walang lugi. Kasi bibili ka lang ng produkto. Free ang membership. Right. Hindi ka tulad sa SM, babayaran mo yung SM Advantage card mo. Wala ka pang produkto. SM Advantage card lang yun. Tama po? Tama po? Yeah. May bayad yun. Yes. Tama? Wala ka pang produkto. Dito po, wala tayong ganun. Bibili ka lang, member ka na. Right? Alright. Right. Tapos pagkabili mo, walang lugi kasi hawak mo siya eh. So it's either mabulok siya sa bahay mo kung di mo gagamitin. Or gagamitin mo. Tama o tama po? Tama. So nothing to fear. Hindi mo kailangan matakot na may lugi. Walang lugi. Ang may lugi, yung meron kang monthly mabayaran. Kasi obligado may maibenta ka. Dito wala kang mabayaran monthly na obligasyon. You get it? Yes. Okay. Then pangalawa, experience. Kailangan pa ng experience? Hindi po. Huwag kayong manghinayang. Ano po? Umatid kayo ng mga trainings. Meron po tayo niyan. Kung ang dahilan nyo para hindi mag-join dito is dahil sa hindi nyo alam yung gagawin, don't worry, attend po kayo ng mga trainings po natin. Nakuha po ninyo? Yes. So, huwag nyo hayaan na yung fear na to yung maging dahilan para hindi nyo makuha yung mga pangarap. Right? Alright? Right. Pangatlo, pwede nyo maging dahilan ay hindi kuya at career. Right? Alright? Right. Kasi, syempre, network marketing ito. Mag-o-offer kayo ng produkto. Mag-o-offer pa tayo ng product? Yes. Okay. Possible na ma-reject? Yes. Tsaka natatakot? Yes. Tama o tama po? Tama. Pero, ang tanong, lahat ba dito uminom ng Coke? Yes. O yung iba Pepsi? O yung iba iced tea? Sarsi. O yung iba pineapple? May pineapple. Pero tubig lang iniinom. Tama po? Yes. So, nung hindi ka pa bumili ng Coke, nagalit yung may-ari ng Coke kasi hindi ka bumili? Yes. O tuloy-tuloy pa rin sila, bumibenta pa rin sila. Yes. Kahit na hindi bumibili yung 100 Pilipino, bumibenta sila, million pa rin kinikita nila. Yes. Si Pepsi kumikita pa rin. Yes. Si Del Monte pineapple kumikita kahit hindi naman lahat nagpa-pineapple. Yes. Ano kinakatakot mo sa napkin natin kahit hindi man bumili lahat? Kasi hindi naman bibili lahat. Yung iba, gusto pa rin nila yung makate. Gusto pa nila yung may amoy. May amoy. Tama? May amoy.
So, huwag ka matakot, natural lang yun. Pero, makuha mo lang yung ano, 10% ng 100,000,000 Pilipino. 10% nito is 10 million. Tama po? Actually, 1% na lang, may 1 million ka. 1% na lang, 1 million, downline mo. Bumibili lagi. Huwag mo nang kunin lahat, kasi hindi naman makakuha lahat. Si Jack Ma, 18 lang sila nagsimula. Ikaw, magsimula ka mag-isa. Tapos, kuha ka lang ng mga tao na pwede rin dumami. Tapos, magkakaroon ka ng passive income. Well, alright. Right. O, hindi ko yung career, kasi ito yung tinapos ko. Engineer ako. Accountant ako. Kami accountant tayo dito, hindi na rin ito career. Yes. O, yan, si SM Ray. O, CFO, ano ba yung CFO? Ano yan? Chief Finance Officer. Siya yung isa sa pinakamataas sa isang kumpanya. Yes. Ang huling balita ko, balita ko ha, yung sa huling trabaho niya, ang sweldo niya nasa 300 to 400,000 a month. What? Ang sweldo niya. Kasi disordinary yung tao eh. Cum laude ng Ateneo. Sample. You get it? Nakuha niyo po? Pero bakit magne-networking? Bakit nandito? Yun ang sweldo. Accountant siya, professional. Tama po. Baka hindi ka naman kumikita ng 400,000 bilang empleyado. Para pagpahalagahan mo yung diploma na yan. Mahalaga ang diploma, hindi ko sinabi hindi mahalaga. Okay, mahalaga yan. Pero, ano ba mahalaga? Pangarap mo diploma. Nakuha po. Yung iba naman nag-abroad. Hindi naman nila karir yun. Magpakatulong. Right. Pero pinili nila magpakatulong para sa pangarap nila kumita ng pera. So wala siya sa karir. Wala siya yung linya ko yan. Dito to yung linya-linya. Yung doktor nga, nag-nurse eh. Tama. Ayun na daw yun. Ano yung masama? Kung empleyado ka, pumunta ka dito. Sa network marketing. Kung self-employed ka, anong masama? Pumunta ka dito. Ang daming mayaman dito. Right? Alright. Passive income. O, pang-apat na dahilan, wala akong pera. Ayun, nakakalungkot. Tanda na natin, wala pa rin tayong pera. Tama. Yung pa rin ang dahilan natin. Correct or po? Tignan niyo po, hindi. Pagmasdan niyo yung mga sarili natin. Kung ang magiging dahilan natin is dahil wala tayong pera, nakakalungkot yun. Kasi hindi naman tayo high school eh. Hindi tayo estudyante. Estudyante, iintindihin pa kita kasi wala kang trabaho. Pero ikaw may trabaho, bakit wala kang ipon? May trabaho ka, may patrabaho ka. Bakit hanggang ngayon? May mali. Ibig sabihin may mali. Hey, kung may mali, tutuloy mo pa yung mali. Hindi. Kailangan magpalit ka. Or magdagdag ka. Kung ayaw mo magpalit, huwag mo na iwanan, magdagdag ka lang, idagdag mo lang ito. Right or right? Right. Mas nakakapanghinayang yung oras na mawawala. Yun kasi yung hindi kayang bayaran. O ilang taon na tayo, o yung iba sa atin, 20 years old. O, sige. Yes. Sige na, kahit hindi kayo mukhang 20 years old. Yes. 20 years old. Lumipas ang 20 years, 40 years old na. Tama? Ilang taon po yung nawala? 20 years yung? Nawala. Nagamit na natin. Eh yung oras habang ginagamit natin, hindi na bumabalik. Kung meron kang panahon na matitira sa buhay mo, papayag ka bang ulitin mo yung nangyari ng ganitong panahon? Na ganun lang kalit yung kinita? O gusto mo mas malaki na kasi mas konti na yung panahon na natitira? So yung network marketing, ako naging kinaril ko to kasi nakita ko, pwede niyang paikliin yung panahon. Sabi ko nga dun sa mga downline ko sa Europe, sa Italy, ano po, marami doon tumatanda hanggang 65, 67. Hinihintay nila yung age nila na marating nila yung age para sa pension. Ang pension nasa 800 euro, 700 euro yung iba. Parang hinintay mo yung 700 euro a month. Hinintay mong tumanda. Eh dito, hindi ka patatanda ng 67. Pwede ka na magkaroon ng pension. Ano ibig sabihin? Pension. Bibilangan ko kasi yung magpe-pension tsaka yung papasok dito eh. Ganito po yung bilang ko dyan. Okay, halimbawa yung mga nasa Europe, ano po, hanggang 67 years old. Yung nakausap ko, 40 anyos. So may 27 years pa siya, tama? Yes.
para bunuin, para magkaroon ng pension. Sa negosyong ito, kung 40 years old ka, bigyan mo lang yung sarili mo at least 2 to 5 years. Assuming 45 years, hanggang 45 years old. Tama po? Yes. Para kumita ka ng half million per month. Na passive income. Ano mas gusto mo? Yung dito, 800 euro a month. Pero hanggang 67 years old ka, bago mo mapamarating yan, or mag-half million per month ka na after 5 years. 45 ka pa lang nun. Ang point ko, pinaikli mo yung panahon na imbis na masayang yung oras sa paghahanap buhay lang, yung natipid mong oras from 45 to 67, ang tawag dyan, enjoyment. Gusto nyo pa mag-enjoy? Magpakahirap na lang hanggang tumanda. At sa bagay choice nyo naman yun. Tanong na po, kami po nagpe-present dito, pinapaliwan, para maano, para mabuksan yung isip natin. Para malaman ninyo na merong pong pag-asa. Merong malinaw na pwedeng kahinatnan, aralin mo lang. So, yun lang. I hope, nagustuhan nyo po ba? Yes! Okay, huwag kayong papayag yung mga nag-invite na hindi mag-sign up pa kasi sumagot sila. Okay lang, yes. So that's all. Thank you very much.